2,000 tricycle driver pa sa lungsod ng Mandaluyong ang kailangan magpa-COVID-19 rapid test bago makapasada. Halos 300 sa mga naunang na test na driver ang nagpositibo. Kaya naman lalong naghihigpit ang lokal na pamahalaan sa kanilang mga pag-iingat. Nakatutok live si Emil Sumangit. Emil. Atom, 177 ang mga tricycle driver na nagpositive sa COVID-19 rapid test sa Mandaluyong. Kaya ang mahigpit ngayong kautosan ng lokal na pamahalaan sa mga TODA ay yung mga Tricycle Operators and Drivers Association. Ganito dapat ang maging itsura ng mga tricycle sa Mandaluyong bago sila payagang pumasada sa oras na ilagay na sa General Community Quarantine ng Metro Manila. Bukod sa plastic cover na nakalagay sa pagitan ng pasahero at tricycle driver, may foot bath o basahang babad sa disinfectant sa flooring ng sidecar. May alcohol dapat na nakaabang para sa mga pasahero at kailangang isulat nila ang kanilang pangalan at address sa logbook ng driver. Kunin namin ang pangalan ng mga pasahero, address ng pasahero para at least kung meron man silang sintomas ng pandi, madali namin matuntun kung taga saan sila. Para sa tricycle driver naman, dapat nakasuot ng gloves, face shield at face mask. Bawal mag-back ride at mag-angkas ng higit sa isa, maliban kung ang sakay ay may kasamang PWD o senior citizen. May lagayan na rin dapat ng bayad sa harapan. Exact change na rin para wala nang suklian. May box na lang sila doon, doon nila hulog ang bayad nila. At ang mahalaga, dapat may ID na ganito ang driver. May mga ID na driver, sigurado pong yan, mga yan nakapasa po sa rapid test natin. Yan o, pag wala akong ID, huwag ho kayo sumakit, baka delikado ho. Hindi sila pwedeng pumasada hanggat wala yung test. 4,000 ang mga tricycle driver sa Mandaluyong pero 3 beses sa loob ng 1 linggo lang sila papayagang makapasada. Ang tricycle na may asul na sticker, Lunes, Miyerkules at Biyernes ang araw ng labas. Martes, Huwebes at Sabado naman ang araw ng pasada sa mga tricycle na dilawang sticker. Tuwing Linggo, hahatiin sa araw at gabi ang pasada, depende pa sa pag-uusapan. Liliit man ang kikitain nila. Payag na sa ganitong setup ang mga driver na aming nakausap, umandar lang daw ang buhay nila. Okay lang po, dahil sinisigur po namin social distancing po eh. At mahirap na padalos-dalos po. Matagal na raw dapat tapos ang rapid testing sa mga tricycle driver. Pero nasa 2,000 pa ang dapat na masuri dahil ninenervyos daw ang karamihan sa kanila. Ba't sila matatakot? Di ba protection din nila yun? Unang-una hindi dapat sila matakot. Lalaki naman yan eh. Konting injection lang naman yan. At hindi sila makakapasada kundi sila dadaan sa rapid test. Yun yung ano sa akin, protection to sa mananakay, yung mga pasahero. Naka-quarantine na raw ang 277 na tricycle drivers na nag-positive sa COVID-19 rapid testing. Pati na yung iba pa nilang nakasalamuha at nakasama sa loob ng kanilang bahay nitong ECQ at ngayong MECQ. Expect ko to tataas pa kasi syempre 8,000 tong aking i-rapid test eh. Right after mag-positive sila sa rapid test, punta kagad sila dito sa second floor for swabbing, for confirmatory. Apektado nga ang biyahe at kita ng mga tricycle driver sa Mandaluyong sa 20 pesos ng city government ang minimum fare. Atom. Maraming salamat, Emil Sumangit.